Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video guys, as you can see from the title below, I'm going to dye my hair. And as you can see guys, na-bleach na yung buhok ko. Ayan yung nalabasan niya sa third session ng pag-bleach ko. So medyo pale na yung naman na siya. So medyo na-achieve ko naman na yung level na gusto ko so far. Pero hindi ko pa rin masyadong na-achieve yung as in light na parang pa-white na siya, ganun. Ito na yung kinaya ng Bermod guys. Yan, panoorin nyo guys yung vlog ko. Lagi ko sa description box below or dito sa taas. In case na gusto nyo malaman kung anong ginawa ko sa hair ko. Ito na yung condition ng hair ko guys. Ayan. As you can see, medyo hindi pantay-pantay yung color niya. Like, may parts na medyo light na, may part na hindi pa gaano. Pero guys, this is just a DIY. So means guys, hindi pa talaga perfect yung pagkakagawa kasi DIY lang naman. Tinulungan ako ng sister ko na mag-bleach ng hair. So yun guys, hindi ko na papahabain itong intro ko. So ito guys, yung ipangkukulay ko sa kanya. Ayan, it's Bermod Spa Colorant Hair Color. So ito siya guys. Lalagay ko na lang yung price tag dito guys. Kung interested kayo kung saan ko siya binili, lalagay ko na lang din yung shop nila sa description box below. So ito siya guys. And yung shade na pinili ko guys is Ash Grey and Silver. Ayan. So itong dalawa guys is bala kong ipagsama. Tingnan natin kung ano kakalabasan niya sa buhok ko. Bambura lang nito guys. Kaya ito yung brand na binibili ko. Especially pag nag-bleach ako ng hair. Kasi gusto ko yung effect niya sa hair ko. Okay din to for budget friendly na gusto lang mag-bleach ng hair nila kasi wala silang magawa ganun. Like, so, buksan natin siya guys. Ito yung Ash Grey. Ito. Ganyan yung packaging nila. Ayan. Medyo marami na rin naman siya. It contains of 100 ml. Use doll and normal hair with like structure, glamour, strong, and mysterious appearance. So, ito. Tapos, ito yung isa. Silver grey. So, pagsasama natin siya, titingnan natin kung mag-i-effect ba siya sa akin. And, syempre, kailangan din natin ng oxidizer. So, ito lang yung tira kong oxidizer na bleach ako, guys. Actually, meron pa naman siya. Sakto lang naman din siguro to. Tingnan natin. So, ayan, pagsasamahin ko lang to and let's see kung ano yung magiging issue niya sa hair ko. So, without further ado, let's get to the video. Okay, guys. So, itong damit ko, guys, is ginamit ko, pinam-bleach ko before. Pero ito pa rin gagamitin ko since hindi ko na rin naman dato susuotin. So, ayun guys, magpalit kayo ng damit nyo pag magko-color kayo ng hair or pag mag-bleach kayo ng hair. Yung dapat luma na hindi nyo nagagamit. So, ito guys, naalala nyo yung pinang-bleach ko na paglagyan. Ito yung gagamitin natin pang-mix. Dito ko lalagay yung mga colorant natin. Ito si Ash Grey guys. Ayan. Kasi guys, meron pa siyang seal. So, yung takip niya, yung sa harap, ayun yung pantutusok nyo. Yung color niya guys, color white, na parang parang pink, gano'n. Medyo matapang yung amoy niya guys. Feeling ko naman na yung dalawang to kakasya na sa hair ko. Isimutin talaga natin to guys. Yung feeling ko naman, ubos na to. Ito naman guys, si Silver Grey. Okay. Si Silver Grey naman guys, yung color niya is, ano siya, white. Ayan na siya guys. Ayan. Lahat ng color. Feeling ko naman, ilalakatin ko na to. So, kung gano'ng karami yung nilagay niyong hair colorant, ganoon din dapat karami oxidizer nyo guys. O yung peroxide na tawag nito. Ayan, wala na siyang laman guys. As you can see. Let's mix it using this comb. Nag-color din ako ng gray. Pero iba yung kakombo niya. I think blonde yung combo niya. Feeling ko that time, hindi siya talaga nag-color ng hair. Tsaka yung go ko guys is yung level ng hair ko that time guys, kung mga level 3 lang ata ganyan or level 4. At least yung hair ko ngayon guys, feeling ko naman nasa level 8 na to. So, or 9. Ko din alam, based lang naman sa nakikita ko kasi medyo light siya compared sa hair ko before. So yun guys, no, minimix ko lang siya ng maigi. And ganyan na yung color niya. So, ready na to ikulay sa hair ko. Medyo kinakabahan lang ako kasi baka hindi ko ma-achieve yung great, yung gusto kong color ng hair. Pero, let's see, fingers crossed. Let's go. Ayan yung itsura ng hair ko. As you can see. Kinakabahan ako guys sa magiging color niya sa buhok. Pero, fingers crossed, sana ma-achieve ko yung gusto kong color. Sana naman, diba, this time, gray ka na. Pag ang hirap pala mag-DIY bitch guys. Pang 2 days ko na itong pinahinga guys. So, I think pwede na itong kulayan. So guys, is the section nyo lang sabi yung gano'n sa dati.
guys, yung harap yung pinauna kong pahulayan kasi pag sa dulo guys, kahit example magkulang man nung hair color, much better na kung sakaling magkulang, at least natatakpan naman siya sa likod. So sa harap yung priority this time. Kasi dati diba naalala nyo ba, nag-bleach ako. Priority namin na i-bleach this is sa likod. So sa likod yung light color. So ngayon, alam na namin, diba? Guys, nakikita nyo nag-gray na yung color. Sana ganyan makalabas ang color guys. So balikan ko na lang kayo later kapag dito na sa side. So tapos na yung dito sa left naman tayo guys. So nasa part yung pagkakulay. Hindi ko sure kung makamot pa rin ako. Kasi makapalimut ako and nakalimutan ko. Dalawa lang din yung nabili ko pang kulay. Ganyan guys, medyo madilig ako. Hindi ko alam pang kulay. Balikan ko na lang kayo pag natapos na guys. So, natatapos ang makulayan itong buong hair ko guys. Actually, hindi siya buo guys kasi meron pa rin natira sa ilalim. Hindi na lang ako sa pupuntahan ko since marami namang kulay doon. So, siguro bibili ako mga isang pangkulay tapos isang oxidizer na lang. So, para malagyan na yung hair ko sa ilalim. So, ngayon, ito muna sa harap muna yung priority kong ipakulay kasi guys, ito yung nakikita, diba? So, especially pag nakalugay ka, ganyan. So, ito muna yung priority kong pinakulayan. So, ayun guys, ilaladder ko lang to or bababad ko lang to ng 30 minutes. So, let's see kung ano yung kakalabasan niya sa buho ko. So, babalikan ko kayo later after 30 minutes.